Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan sa lahat at gayon din ang biyaya ni Allah at ang kanyang habag. At syempre ang pagbati na ito ay para sa lahat, Musliman o hindi Muslim. So welcome sa araw na ito ang mga bisita natin mula sa ating local government, sa ating PNP, sa ating barangay, at iba pang mga bisita na hindi pa Muslim. At syempre kay Sheikh Mahmud, hibukong fillah. So itong pagtalakay natin, alhamdulillah, nasimulan nito ni Sheikh Nadir sa isang paraan na kahit hindi Muslim ay makaka-relate sa ating topic. Fasting ang ating topic, pero nakita ninyo na ito ay isang bagay na pinahalagahan ng mga Muslim dahil pinahalagahan ito mismo ng ating mga kahit ng mga propeta na nauna. Katulad nga ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, o mga nananampalataya, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano ito itinalaga sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, kahit yung mga naunang mga propeta, nagfasting din sila. At syempre, pinaka nakikilala rito si Jesus Christ na dinadakila rin ng mga Muslim bilang propeta at sugo ni Allah. Bagaman hindi namin siya sinasamba, siya ay minamahal at ginagalang namin. Kahit si Mama Mary, kahit yung mga anghel. Actually, sa mga katuruan po ng Islam, napakarami ang mga katuruan na parehong-pareho between Islam and Christianity. Mas malapit ang Christianity sa Islam kaysa sa mga Hudyo o kaysa sa mga Hindu o Buddhist. Napakaraming mga pinaniniwalaan sa Islam na pinaniniwalaan din ng mga Christian. Yan nga lang, sa Islam, strict kami sa aming mga paniniwala at kung paano gagawin ang mga gawaing pagsamba, na hindi kami mag-iimbento ng anumang gawaing pagsamba. Kaya nga, napaka-detalyado ng lecture ni Sheikh Nadir kasi ganito po talaga kadetalyado ang Islam. Kaya nga pinapayo ko sa mga mag-aaral na naririto, nag-aaral ng Islam, mga mag-aaral ng Rawda, lalong-lalo na. Ang relihiyon na ito hindi lang pagkakabisado. Okay? Walang saysay ang pagkakabisado. Ang mas mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa nakabisado mo. Okay? So tayo, hindi lang tayo nagkakabisado. Sige, kabisado mo yung mga mutun, kabisado mo yung mga aya at sura ng Quran, pero pagkatapos nito, ano ka sa iyong kaalaman na ginagawa? O anong ginagawa mo sa iyong kaalaman? Tayo, palagi tayong bumabalik sa ating mga primary sources ng ating relihiyon. Quran, Sunnah, Qiyas at Ijma. At sa bawat mga aral na ito, tayo hangga't maaari ay sisiyasat sa tinatawag na sanad o yung kaparaanan o chain of narrations kung paano dumating sa atin ang kaalaman na ito. Nang sa gayon ay matiyak natin na tama ang kaalaman na dumating sa atin. Katulad nga ng sinabi ni Ibnul Mubarak rahimahullah, as-sanadu minad-din. Ang sanad o ang chain of narrations ay kabilang sa ating relihiyon. Lawla sanad, kung hindi lamang dahil sa sanad, laqala man syaa ma syaa. Dahil kung walang sanad, sinabi na lamang ng kahit sino ang gusto niyang sabihin tungkol sa relihiyon. At wala na tayong pinagkaiba sa iba pang mga relihiyon na kumbaga hindi matibay yung kanilang mga saligan ng kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Hindi ito paninira sa ibang religion. Pero ipinauunawa ko lang po bakit parang napaka-detalyado masyadong naging pagtalakay kanina ni Sheikh Nadir. Yun po ang dahilan na tayo, mga Muslim, syempre para sa interest ng mga non-Muslims, ganito kami magpahalaga sa aming relihiyon.
Sa ating relihiyon, yun nga, natukoy ang fasting sa Ramadan. Pero actually, ang Ramadan po para sa mga Muslim ay hindi lamang buwan ng fasting. At kabilang dito sa ating tema, natakpan lang, na ang Ramadan ay buwan din ng Quran. Ang Ramadan ay buwan din ng Quran. Sa karugtong na ayan ng binasa kanina, sinabi ni Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na kung kailan ibinabarito ang Quran. Gabay para sa mga tao at pagpapabatid mula sa gabay at furqan. Furqan na ibig sabihin ang Quran, ito ay tagapaghati. Furqan sa pagitan ng mabuti at masama. Na primarily nakikilala natin ang mabuti at masama na mga paniniwala, na mga gawain, na mga pakikitungo sa kapwa sa pamagitan ng Quran na ito, alhamdulillah. Kaya nga, ang nakakalungkot isipin na para sa mga Muslim, tila fasting lang ang nakikilala nilang gawaing pagsamba sa Ramadan. Anong ibig kong sabihin dito? Na napapabayaan natin ang dakilang sunna ng pagpaparami ng pagbasa ng Quran sa Ramadan sa araw at gabi nito, at syempre ang pagtataguyod ng mga voluntaryong sala, ang salat at tarawih sa mga gabi nito, nakabilang doon sa hadith yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kama ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magtaguyod ng mga voluntaryong sala sa mga gabi ng Ramadan ng may pananampalataya at paghangad sa gantimpala ni Allah, sino man ang gumawa nito, sa ganong mga kondisyon, mapapatawad ang kanyang mga kasalanan, insyaAllah. So napakahalaga ng Quran para sa Muslim, lalong-lalo na sa Ramadan, at ito'y lugar o panahon na marapat niyang pahalagahan ang Quran, insyaAllah. So tayong mga nagpapahalaga sa Quran, lalong-lalo na ang marami rito ay nagbabasa ng Quran o nag-aaral ng Quran, nagkakabisado ng Quran, dapat magkaroon tayo ng pride na tayo ay nag-aaral ng Quran. At para sa mga hindi Muslim naming bisita, actually pinahalagahan po namin ang Quran dahil ito ang pinakamahalaga na himala, miracle ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi po lahat ng mga propeta, sila po ay pinadalhan ni Allah kasama ng pangangaral nila. Si Allah ay nagpadala sa kanila kasama nila ng mga tinatawag na aya o tanda. Bilang patunay na totoo silang propeta. Lahat po sila may daladalang tanda. Halimbawa, si Moises, yung tanda po niya, di ba yung tungkod niya naging ahas? Napabanggit po yung kwento ni Moises pareho sa Old Testament, sa Bible, at sa Quran. Yun ay himala na patunay na siya ay propeta at hindi siya nagpapanggap o nag-aangkin na siya ay propeta. Ang lahat ng mga propeta ay pinadala na merong aya. At sa mga aya o tanda nito ay merong ilang mga tinatawag na mu'jiza o himala. Nang layunin ng mu'jiza na ito ay ang hamunin ang mga tao na tapatan ang dakilang ginawa na ito ng propeta o kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Allah, tatapatan ito ng tao. At hindi nga ito matatapatan ng tao kasi nga ito ay nagmula kay Allah. Yun ang layunin ng mu'jiza. Kaya nga, ang Quran bilang mu'jiza ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga mahimalang katangian nito sa panahon po natin, lalong-lalo na po sa inyong mga non-Muslim na bisita namin, marami pong mga Muslim ang nakakakabisado ng buong Quran. Milyon-milyon. Kahit mga bata, mga hufag, mga nakakakabisado ng buong Quran. Milyon-milyon. Kahit mga hindi Arabo, nakakabisado nila ang buong Quran. Bilang mu'jiza, himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na actually hindi lamang limited sa kanyang lifetime, dahil ito'y himala na hanggang sa panahon natin ngayon ay nasasaksihan natin hanggang sa dulo ng panahon. Kaya napakahalaga po na ang mga Muslim ay nagkakabisado
ng Quran dahil ito'y himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakabilang sa mga mahimalang katangian ng Quran na ito ay katiyakang pinaniniwalaan ng mga Muslim na ito nga ay salita ni Allah, na hindi ito inakda lang ng tao, na hindi lang ito isinulat ng tao. Nakabilang dito yung pagiging sistematiko sa pagkakapahayag ng Quran na walang contradiction dito. Katulad ng sinabi ni Allah sa Quran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hindi ba nag-iisip ang mga tao na kung ang Quran ay nanggaling sa iba paliban kay Allah, ay tiyak na makakakita sila rito ng napakaraming mga pagkakasalungatan. Nang marami po sa mga isinusulat na libro ng mga tao, maaring ito ay clerical error lang sa typing o sa printing o sa mismong pagkakamali ng tao. Halimbawa, tinatawag ng mga continuity error sa iba't ibang mga pagsulat, nangyayari ito. Halimbawa, sa serya ng mga nobela, nagkakaroon ng continuity error. Pero ang Quran, sa kabila ng katotohanan na ito, ipinahayag ni Allah sa loob ng 23 years, consistent ang Quran at hindi ito nagkakaroon ng anumang pagkakasalungatan o contradiction dito. Therefore, ang Quran ay nanggagaling lamang kay Allah at hindi ito inimbento lamang o itinakda ng tao. At syempre, bilang mu'jiza ni Allah, ang Quran ay nananatili na hamon ni Allah sa mga tao. Na halimbawa sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ وَدُؤُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Na kung kayo ay nagdududa sa ipinahayag namin sa aming alipin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magpalabas kayo, magpahayag kayo na kahit isang kabanata lamang na katulad ng Quran, at tawagin ninyo ang lahat ng kakampi ninyo, tao, engkanto, at sa panahon natin ngayon yung artificial intelligence. Kumuha kayo doon sa ChatGPT, sabihin nyo sa ChatGPT, bigyan mo ako ng Quran na pwede kong ipantapat sa Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito magagawa ng tao o ng kahit sino pamang kakampi nila. Hindi ito magagawa kasi si Allah mismo ang nagsabi, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kung hindi ninyo ito magagawa at hinding-hindi nga ninyo ito magagawa, fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Katakutan ninyo ang apoy na ang parusa dito ay kumbaga na ang panggatong dito ay mga tao na inihanda para sa mga hindi mananampalataya. So sa Ramadan, dinadakila po natin ang Quran sa maraming pagbasa dito at maraming pagdalo sa mga sala sa gabi na dito ay binabasa ang Quran, lalong-lalo na sa Salatul Tarawih, alhamdulillah. Pero syempre, ang ating pagpapahalaga sa Quran ay hindi limited dito. Hindi limited dito. Tayo sa ating pagpapahalaga sa Quran, pinahalagahan natin ang Quran sa pagiging kabilang sa mga Ahlul Quran. Ahlul Quran, ibig sabihin, mga tao na tunay na nagsasabuhay ng Quran. Mga tao na tunay na nagtatangan ng Quran. Mga tao na ang kanilang mga isip, salita, gawa, damdamin at pakikitungo sa kanilang kapwa-tao ay naayon sa Quran. Okay? Hindi lang yung binabasa natin, yung katulad ng nabanggit kanina ni Sheikh Nadir, na maaring mangyayari na merong tao, kabisado niya ang buong Quran pero nagiging kriminal. Naisip niyo yun, na-imagine niyo yun, na paanong magkakaroon ng tao na kabisado, nakakabisado niya yung Quran tapos hindi nagiging mabuti ang kanyang mga gawa dahil hindi siya naging tunay na kabilang sa Ahlul Quran. Mga tao na tunay na nagtatangan ng Quran. Kaya nga sa isang hadith na iniulat ni Ibn Majah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Tunay na si Allah, tunay na si Allah ay mayroong mga angkan o mayroong mga piling tao na kabilang sa mga tao. At nagtanong ang mga sahaba, qalu
Ya Rasulullah, man hum? Sino sila o sugo ni Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. At sinabi niya, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Ang mga tao na ito na hinirang ni Allah, sila ang mga ahlul Quran, ang mga tao na may tangan ng Quran, at silang mga hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapabilang naman tayo sa mga taong ito. Siyempre magsisimula ito sa pamagitan ng pagpapahalaga natin sa Quran at pag-unawa, bakit natin kailangang pahalagahan ang Quran. Nang ahlul Quran na ito, sila ay pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, pahalagahan din natin sila bilang mga tao at bilang mga mananampalataya. Sa isang hadith na iniulat ni Abu Dawud, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dhishaybatil muslim. Tunay na pinararangalan ni Allah ang pagpaparangal sa matatandang muslim. So tayo sa Islam, pinahalagahan natin ang matatanda. Muslim man sila o hindi muslim. Ang mga muslim, halimbawa kung magulang natin hindi muslim, mamahalin pa rin natin sila. At subhanallah, sa panahon natin ngayon, sinasalakay ang ating mga traditional na values sa pamagitan ng pagdating ng mga modern values. Dito po sa Pilipinas, alhamdulillah, napaka-conservative pa rin natin dito na yung family natin ay extended pa rin, na yung mga lolo, lola, inaalagaan sila ng kanilang mga apo. Pero sa ibang bansa, yung mga magulang, itinatapon na po sila ng kanilang mga anak sa mga home for the aged. Tinatapon sila doon at hinahayaan sila doon na mamatay, na hindi man lang sila dadalawin ng kanilang mga anak. Ang mahalaga, nagbabayad ang mga tao, ang mga anak nila ng mga caregiver na hindi naman kaano-ano ng kanilang mga magulang. So pinahalagahan ito ng mga Muslim. Siyempre, pahalagahan ng Muslim, wahamilul Qur'ani, gayral gali fihi, wal khafi anhu. At siyempre, pinahalagahan ng Muslim, ang tunay na may tangan ng Qur'an na hindi nagmamalabis dito at hindi nagkukulang dito. Ibig sabihin, ang tunay na nagkakabisado ng Qur'an, tunay na nagsasabuhay ng Qur'an sa tamang paraan ng pagsasabuhay nito. Yung hindi yung nagkabisado lang siya tapos wala na. Hindi na niya isinabuhay. Hindi na niya itinuro. Hindi na naging pamantayan ng kanyang paniniwala, pagkilos at pakikitungo sa kanyang kapwa. At syempre, panghuli na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karapat dapat sa ating mabuting pakikitungo, wa ikrama dis sultanil muqsit. At minamahal ni Allah nga na magpaparangal tayo doon sa sultan, sa pinuno na makatarungan, alhamdulillah. Panghuli na sinagadan na, tsaka kumakain na. Kumakain na kasi. Panghuli na matutukoy natin na kadakilaan ng Quran at paano natin pinahalagahan ng Quran at mga maitangan ng Quran sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaparangal sa pamagitan ng Quran sa ilang mga nasyon at naghahamak sa ilang mga nasyon sa pamagitan ng Quran. Paanong nangyayari ito? Kapag isinabuhay ng tao ang Quran, siya ay pararangalan ni Allah sa pamagitan ng Quran. Pero kung ang Quran ay sinasantabi lang niya, sige, maaaring binabasa niya, kinakabisado niya, pero di naman niya isinasabuhay, hahamakin siya ni Allah sa pamagitan din ng Quran na ito. Na ang Quran na ito nga ay maaaring dalil para sa atin o dalil laban sa atin. So ganito natin pahalagahan ang Quran sa parating na Ramadan, inshallah. Kaya yung mga hindi pa marunong magbasa ng Quran, samantalahin na ang natitira pang mga pagkakataon ng sa gayon ay mabasa natin ang Quran, hindi lang sa Ramadan, kundi sa natitirang bahagi ng ating mga buhay, inshallah. At syempre, kung marunong ka na magbasa ng Quran, hindi pagpatuloy mo ito at paghusayin pa, inshallah. So hanggang dito na lang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.